Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Roy Villet. At ako po si Father Hans Magdurulang. Muli na naman tayong magsama-sama sa isang masarap at masayang kwentuhan dito sa Testimony Season 9! Magandang araw po sa inyo, Father Hans. Guten tag! Mga mahal na kapatid. Ah, guten tag! Ah, guten tag! Foreign na foreign. Ano yung sabihin nun? Sa mga taga-Bicol, good morning. Good morning. Sa mga taga-Bicol po, marhay na aldaw, tabi sa Indoga Boss. Oh. Yes, guten tag sa mga taga-Germany. Wow. You know, I have a German name, Father Hans. Hans. Yes, yeah. But very local in face. Muli po, all over the Philippines, all over the world po, kami pinagagalak talaga ang inyo pong pagsuporta sa inyo pong panonood. Of course, yung mga feedback, mga inspirations po rin nakukuha. We are very happy and very much delighted that we are doing this ministry for the greater glory of God. Amen! Amen. And of course, Father, nagpapasalamat tayo sa Diyos. Lahat ng papulit, pasasalamat. Season 9! Yes! Ang galing naman. Maraming salamat po sa ating mga kapatid, kaibigan at mga ating mga kababayan sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Maraming salamat po, sabi nga ni Father Roy, sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagsuporta sa mga programa ng TV Maria, especially ng Testimony. At you follow us through at TV Maria Feels. At speaking of Season 9, Father Hans, kailangan yung araw na ito. Pangmalakasan. Oo, unang pasok pa lang eh. Sabi nga, buhay naman, oh. Oo, pamilyar. Ang mukha, ang guest natin ngayong araw na ito, Father Hans. Yes, Father Roy, nagpapasalamat tayo. Ito'y kilalang kilala. Mm-hmm. Hindi lang sa Pilipinas, worldwide. Kasi sa gutong tag, sa Germany. Kaya, I'm sure, ang ganda ng panimula ng season na ito, with this episode, tawagin na po natin ang buena manong bisita ng Season 9 ng Kusina ng Testimony, isang madre at punong-puno ng inspirasyon. At energy. Tawagin na po natin. Let us welcome Sister Mary John Maransan, OSB! Yes. Sister Mary John, magandang araw po sa inyo. Magandang araw din. Wow! Yeah. Abo, may baon pa si Sister lang. Paminta. Ano yan, Mother? Kulang kasi. Special, ha? Kulang daw yung nakulangan si Sister sa atin pong ingredients. Panimula pa lang, nagpapakilala si Sister. Ayaw niyo ng kulang. Sister, batin niyo naman yung inyong mga follow. Alam niyo po, Sister Mary John po, as you know, meron pong program dito po sa TV Maria. Ano yung pangalan, Sister, na inyong program? Sister, yung nonsense. Nonsense makes sense. Yeah! Sana naman, Father Roy, hindi tayo maging nonsense. Oh, kinabahan bigla ako kay Sister Mary John. Pero yeah. Sister, welcome po sa kusina ng Testimony. Yes. Wow, I'm honored. Batiin niyo po yung mga taga... Yeah. We heard si Sister po ay from Pangasinan. Opo. Kabosan din si kayo. Wow. Saan po kayo sa Pangasinan, Sister? Sa Bayambang, Pangasinan. Bayambang. Hindi ba yung buong, ha? Bayambang. Yung ba yung buong Nueva Vizcaya? Ayun ba yung may-ari ng kalahati ng Bayambang, yung mga Maransan? Yung ba yung mga... Yung sila ba yun? And then right now muna, ano ang mga present na pinagkakabalahan ni Sister? Ah, ako? Recycled po ako. Ano yung sister naman, no? Recycled? Eh, no? Kasi nung araw, naging presidente na ako, naging prioress na ako, lahat na, nagawa ko na, di ba? Uh-huh. O ngayon, tapos na lahat yun. Kasi sa madre, hindi forever yan. Ngayon, tapos ko na yung mga important things. Eh, siyempre may gagawin pa ako, di ba? Yes. So, ngayon, ginawa akong VP of External Affairs ng St. Scholastica's College. Wow, Saints ko. Oo, ako ang superior ng Manila community na nagpapalakad ng eskwelahan. Mm-hmm. Wow. I am the executive director ng Institute of Women's Studies. Mm-hmm. No? At saka, alam nyo, kinuha ko kasi ni Sisi Sanghil. Ano po yun? Yung napakagaling na organisasyon na ang tawag ay
Cyber Guardian Philippines. Wow. Yung ano, bumabatikos at talagang lumalaban against OSAIC. Ang OSAIC po is Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. Wow. Napaka ano yan, napaka halagang ano, ministry kayo, ano gawain. Ministry gawain. At advocacy. Yes. Especially ngayon, ano, yan po, online-online, tapos minsan may mga, you know, pag may mga taong salbahe minsan, eh, they become very creative. Kaya, alam as mo, well. Father Roy, sa mga minensyo ni Sister, we are so grateful na bigyan niyo pa po kami ng oras. Nang oo, nang lead kami, mga, Sister, nang lead kami ni Father Hans. This time, bigyan natin ng bagong trabaho si Sister. Magluluto si Sister. Magluluto kayo ngayon. Okay. At ano ang iluluto ni Sister sa atin ngayon? Ay, Father Hans, ano? I will try. Sister, kami nahiyang masayang mali eh. Ano ba ang pangalan ng inyong luto ngayon, Sister? Ikaw ba magsasabi o ako? Sige, ano ba? Try natin muna. Parang, parang foreign eh. Si Sister muna, si Sister muna. Okay. Ang iluluto ko po ay alas de pollo con champignon a la Mary John. A la Mary John? Oy, Father Roy. Personalized. Hindi, gusto ko yung mas puro ng session ni Sister kanina, yung para bang ano, kabisadong-kabisado ni Sister. Ano pong iluluto niyo, Sister? Alas de pollo con champignon a la Mary John. ano, Kuya Roy? Okay na, okay na. Okay. Di ba? Mamaya. In other words, Adobong manok. Joke lang, mother. Korean wings of chicken. Yan. With mushroom. Alas de polio. In the style of Mary John. Yan. Mamaya, may kwento, Sister. Paano siya naging, ito po ay habingan ni Sister mamaya, no? Kaya na kasi before we start this take po. Ito po ay mayroong kwento. Ay, yes. Meron. Ibang bansa niya pa nakuha po ito. Yes, no? Yung istorya ng pagkain ito. But before that, Sister, kindly tell us yung mga ingredients po ng ating lulutuin. Ah, okay. Siyempre, the most important is yung alas de pollo. Siyempre, ito. The wings. Alas. Ang alas po ay wings. Ang importante rin po, yung mushroom. Mushroom. Itong mga ito, mga, alam na. Ano-ano po yung mga ibang kasama, Sister? Like the lemon. Oo, kasi i-ano mo kasi. Imamarinate mo. Mm-hmm. Diba? Onions. Oo. So, ibang marinate mo garlic. With garlic, with toyo, mm-hmm. with honey. Kaya, honey. Oh, honey. Tapos may pepper, siyempre. Salt. Garlic, lahat salt. Pangmayaman ba to? Ano yun? Sister, ano yun? Na? Ay, hindi. Sister, meron pong onion? May sibuyas? Pangmayaman? Wow. Eh, nung araw kasi, nung inimbento ko itong... mura lang yan. Oo, murang-mura lang yan. Eh, ngayon, medyo mahal na siya. Uy, ano yun nasa dulo, Father ano Roy? Ano po ito, Sister? Ay, ito yung pang-garnish lang yan, pang-dekorasyon. Wow, may presentation. Oh, dekorasyon. Oh. Oh. Sige po. Na yan. Oh. How do we start po ngayon, Sister, ang atin pong alas? Alas de pollo. Eh di siyempre ano muna natin. Ano gagawin, Sister? Mag-ano tayo, mag-marinate tayo, no? Sister, pag minamarinate, di ba po, Sister, it takes some time po, no? So, oo, at saka, normally, gano'n po katagal ang pag-marinate ng... Oh, well, hanggang matapos. Napakatagal nun ta. Tayo, napakatagal nun. Hanggang matapos eh. Oo, ayan. Kasi... Pero para po mas mag... Ayan, hinihiwa na ang lemon. Eh, kasi paano hindi ko ganyan mapisil kung, kung ano, masyadong malaki, di ba? Mm. Dapat talagang talaga bang ano, squish na squish, oh, no? Yes. Walang sayang kay Sister. Sayang kasi. Sige. Ito po, Sister, ay natutunan po ba ninyo, tinuro sa inyo? Hindi, inimbento ko lang po. Oh, yan ang tunay marinig. Oh. Ay, kasi nga, ano, nagkaroon kasi ako ng ano, ng scholarship sa Spain. Okay. To write the history of the Philippines under Spain, or the Church of the Philippines, from the point of view of the people. Kasi lahat po ng istorya ay gawa ng mga colonialist, mga victors of the war. Gusto ko yung tao, yung object ng history na sinasabi. Mm-hmm. So gusto ko from their point of view. So kaya ako binigyan ng scholarship. Para mag-archival work po sa Archivo General de Nacion. Sino po nagpadala sa inyo? Archivo General de nagpadala misyo. Ano, it's my own. Okay, pero I applied for a scholarship. Okay. Ang misyo, ito po ang sa Vatican, from Rome po ito? No, ito sa Germany. Germany mismo. Misyo, misyo Munich. No? Apa. Dalawa po yun, misyo Munich, misyo Aachen. Okay. No? Okay. So ngayon, binigyan ako 1 year, no? Na mag-archival work sa Archivo General de Indias na nasa Sevilla, Spain. Ang ganda-ganda sa Sevilla. Yes, ang ganda-ganda. Yes. Eh ngayon, doon sa Sevilla na yon, may isang ospital, nakita ko na pinamimigay lang nila itong, hindi nila ginagamit itong wings of chicken. Sabi ko, sayang naman. Ano? So, bakit kaya, no? Meron akong kilala doon, binibigyan niya ako every Friday ng 2 supot. Mga wings, only wings lang. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Ang dami-dami. Ngayon sabi ko,
alam mo, gustong-gusto ko adobo. Okay. Okay. At gustong-gusto ko rin ng champignon. Ipagsamahin ko kaya yung dalawang yon. So, gayon lang nangyari. Diba? So, ilagay muna natin to. Ayan na. Ano naman, sister? Bawang. So, kaya ito yung ala Maryjean. Kasi yes, sister mismo ang... The way! Maryjean. Toyo, toyo. Okay, toyo. Oo. At saka ako, hindi ko alam kung... Ayun nga, pag nagmimino ka, dapat ay... Yung one sukat. Hindi eh. Pakiramdaman. Hindi kasi sa pacham. Uwido. Pacham. By instinct lang, no? Pacham. Kaya hindi ko alam sabihin, one kilo of chicken. One tablespoon. Marami na. Oh, mukhang marami. Kaya binawasan. Hindi, sa totoong buhay, minsan may mga ganong masasarap magluto. Oo, uwido. Kabi nga, hindi uwido. Talaga. Ito na. Honey? Bakit? Honey ba yan, sister? Oo. Bakit hindi masyado? Ano yung honey? Matamis. Bakit hindi masyado matamis? Ay, Father Roy, kunin mo yung honey, Kuya Roy. Ayan, ayan. Kunin mo yung honey natin. Tapos nalagyan natin ng ano, ng yan, ganyan. No? Yes, ayan. Here's the honey, sister. Honey ba yan? Okay. Isa pang honey. Honey chicken. Yeah. Alam mo, ilagay na natin lahat. Sayang eh. Yan. Kay sister, walang sayang. Sayang diba nga, eh. Ayaw nyo lang may nasasayang at kulang. Lagay na natin. Lagay na natin. Marinate. Pwede naman eh. Diba? Sister, bago, while you're marinating, how long yung pag-marinate? Matanong ko, sister, how long na kayong madre, sister? Ay, Diyos ko. My God. Ay, Diyos ko. I entered in 1957 when I was 19 wow. years old. 19? Mm-hmm. Grabe. Ay, grabe. Oh, oh. Tapos, nag-first profession kami, 1960, kasi 3 years lang noon. Mm-mm. Yes. So, 60, ilan na yun? Diyos ko, 40, 50, 62. 63 na. 63 years. Tapos, yeah. After 3 years, naging perpetually professed ako. I was only 25 years old. And look, Father Roy, sa dami ng mga duties until now, di ba? Yung present shinare niya kanina, na kahit ganong katagal na, para bang, sister, ano ang nagpupush sa inyo na sa ngayon, yung sa dami ng mga responsibilities and duties pa, where do you get your strength, no? Yung ganyan? Nagsisibashi ako. Nagtatai chi. Uy, seminary. No, actually, Father Roy, remember? Actually, kami ang Benedictine kasi, meron kaming yung tinatawag na hashtag. Hashtag ngayon ang tawag doon. Ano po? Sibashi? Ano po? Hashtag. Hindi, ora et labora. Yes, hashtag. Yun ang Benedictine hashtag. Prayer and work. No? So, ibig sabihin na ora et labora. Sa akin, ora is mystic. Mystic. Labora is prophecy. Kaya sa akin, ora et labora ngayon, ang tingin ko, a mystic is a prophet in contemplation. Mm-hmm. Galing. A prophet. And a prophet is a mystic in action. Wow, at work. That is that is how I consider, Lali. I understand ora et labora. By the way po, sa dating mga manonood po, no, every time you see po mga pare o kaya mga mother, mayroon pong OSB, sa nakadugo sa pangalan, it means po Order of Saint Benedict. Sa kanila po galing po yung mga medal po, no? Na yeah, Benedictine medals. Nako, talaga kilala. Alam nyo, Father Roy, habang yan ay pasasarapin pa natin ng husto, pati yung kwentuhan natin, pasasarapin pa natin, magbe-break po muna tayo sa darin, sister. Habang nag-marinig po tayo. Teka, kunyari, yung ating break ay overnight. Kasi dapat ito, marinate ng overnight. Hindi, so, yung sinasabi yung ni break natin, overnight. Overnight, grabe. Abayo kayo bukas, sabi mo. Magbabalik tayo bukas, hindi. Saglit lang po, magbabalik pa rin po ang testimony. Kasama natin si Sister Maryjean Manansan. Magbabalik po ang testimony. Okay, overnight, Marilyn. Overnight. Tuloy mo tayo, And we are back. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Sister Maryjean sa kanyang Alas de Pollo con Champignon a la Maryjean. Oh, yeah. Father Roy! Father Hans, Mister, good morning. After one day ating pag... Father Roy, hindi ako papayag. Kailangan mabanggit mo rin yung pangalan ng ano. Okay na yun. Ano ang niluluto natin? Alas de Pollo con Champignon a la Maryjean. Yes! Kala mo pala, so, Sister, good morning sa ating minarinig na... Kasi, overnight. Kasi dapat overnight ito. Kaya overnight yung post natin. Kaya nag-search pa kayo, mga okay. Magluluto sige, sige po, sir. Next step. Father Hans, can you help po? Naka-ano na ba? Hindi pa dyan po si sir. Painitin pa natin. Si sir, si Father Hans po yan. High-tech po yan eh. May magic word. Yeah.
Asan ang ating oil ito? Sister, sorry ah. Yes po, excuse me, sister ah. Yan. Buksan ko muna ah. Yan, Father Hat, galing. Huwag masyadong, malaki. Hinaan ko muna. So, pagyan, sister, medium fire. Okay. Medium lang yung anya. Medium rare. Like wag that, masyado. Sister? Oo, huwag masyado ha. Yan, sister. Okay. Okay po. So, we are going to hit the pan muna. Oo. Ayan. Ilagay na natin to. Kailangan mo nang, you think mamaya yung pray over? Oo, kumuhit siya. Parang kulang pa yung oil. Ah, kulang waiter, oil. Sa pang oil. Yan. Yes. We're going to heat muna yung pan. Di ba? Ang ganda ng pan natin. Na. Sister, as in everyday po nagsishibashi ka kayo? Oo, after mass. Wow. You invite the community or you are with the community? Some sisters join me. Wow. Actually, one is very faithful. Do you do it, sister, sa grounds or sa convent? After the mass, eh, may garden kami doon sa garden. But actually, I do it also. Before the pandemic, laging kasama yan sa aming, after vespers, yes. Before we go to supper, yes. Lahat ng community ko. Nagsishibashi kami. Para lang inform po yung ating mga viewers. Sister, ano yung shibashi? Isang sample movement yan ng shibashi, sister. Shibashi is ano? Ganito, no? Okay. This is 18 gestures na actually, ang tawag dito, Tai Chi Qigong. Tai Chi Qigong. So, 18 gestures. Ang umpisa is ganito. Mga meron pangalan yan. Ito ay? Waving the hands at the lake. Oh, so, three times, no? Kunyari, three times na yun. Ang number two is, expanding the chest on the mountaintop. Ganyan. Shibashi? Tapos, tatlong beses din yun. Tapos, painting a rainbow. Ganyan. Ganyan. Ano pa? Tapos, parting the clouds. 18 yan? Sister, lahat. 18 strokes. Pero, actually, it lasts only 7 minutes. Pero, hihingalin ka talaga, sister. Papawisan ka talaga, no? I heard. Nakapawis ka ng konti. Depends. Tapos, stretch. Kung masyado maginaw, hindi ka pa. Siguro, aside from sa physical, kasi yung nare-relax, di ba, sister, yung mind mo. At saka, hindi pa rin daw yan. Alam mo, I really actually wrote a spirituality of shibashi. Wow. Grabe. Yeah. At saka yung health effect niyan is, lahat daw ng every single gesture has a connection to an internal organ. Mm-mm. So parang minamasahe. Oriental lang. Ang galing naman. Minamasahe yung internal. Pero Hans, si sister, sister, you write books. Mm-hmm. You are an academic. Yes. Active ka sa administration. Tapos kayo po ay nagsishibashi. I heard kayo na. You also play music? Nag-play? Nagbibido ako. What instrument, sister? No, ganito. No, piano. Piano. Actually, I studied piano since I was a little girl. In fact, I escaped. Tinitingnan ko muna kung nandiyan pa yung teacher ko, hindi pa umuwi. Kasi meron kaming katabing, mas mataas ang kanilang bahay sa amin. Kasi titingnan ko nandiyan pa si Hermogenes de Guzman. Shout out sa kanyang teacher. Kilala ko lahat yung mga Sister, dudugan natin yung oil. Hermogenes. Ano, sister? Kilala ko lahat ang mga. Teacher niyo po yun? Oo. At saka meron pang, tatlo yung teacher ko eh. Pero of course, ang ano nila sa akin, at hindi ko tinitingnan yung nota. Galing, no? Gusto ko dapat daw lahat ng nota. Oo, inaano ko. Pero kasi wala, ginagawa ko lang. Pero ang nakakataba noon because nagwiwido ako. Sige, papainit pa natin. May mga sisters ako na talagang BM, Bachelor's of Music, no? Wow. Pero paglalabas kami at merong spontaneous na gustong kumanta. Kung wala silang papel, hindi nila mag- wala yung mga. Pero kung pag narinig mo na, pag alam ko na yung uwido. Yung melody. Opo. Kaya niyo sabayan. Sister, napaka-gifted niyo. Pero ang tanong po ito, saan ang galing yung vocation? Sa, I mean, ang daming options for you. Pakinggan natin paano nagsimula. At yung mga talento niya. Ito naman, sister, paano nagsimula ang iyong vokasyon sa pagmamadre? Ito. Kung tinatanong ako, sabi ko, huwag niyo akong tatanungin bakit ako pumasok, kundi why I stayed. Kasi parang inertia lang. Parang inertia yun sa akin. Kasi as a little girl, nandun na ako sa Saints ko, di ba? Yeah. Kasi daladala ko yung libro ng madre, dinadala ko sa tinitingnan ko, mga gano'n, meron ba yung buhok ang mga madre? Tapos kung nagre-retreat kami, nandun kami sa chapel, naririnig ko yung kanilang Gregorian chant, ang ganda-ganda, no? Tapos, mamaya-maya, pag after supper, babalik kami sa chapel, may mga tawanan na sa loob, hindi namin nakikita. Ay, naku, masaya rin pala sila, no? Nagtatawanan. So, well, nung ako'y mag-grad, of course, merong, alam mo dyan, sa vocation, kailangan parang meron ding magre-recruit sa'yo ng husto. Mm-hmm. May search in, sister. Ang nag-recruit sa akin yung dean ko, si Sister Soledad Elado. Ah. No? Na, kunyari,
Imbitahin niya ako sa kanyang... Kunwari. Imbitahin niya ako sa kanyang... opisina. Sa kanyang opisina. Yeah. Para tingnan ko yung kanyang mga magagandang kalendaryo. Tapos upo na ako. Tapos sabi niya, what do you want to do with your life? Mga ganun-ganun. No, sige, nag-isip-isip ako. Aba, nung mag-fourth year college na ako, sabi niya, siguro mag-interna ka na lang para ano ganyan. What is interna, sister? Kasama yun sa recruitment. Ano po siya sa interna? Search in, sister? No, you live in the convent. Kasi namatay na ang father ko when I was 11. Yes. Oh. Ang mother ko, of course, she was in the province and siya ang, alam mong nanay ko, sumasakay sa Kalabaw. Kasi meron kaming ano lupa. Opo. Siya ang namamahala ng lupa, no? Sa Kalabaw. So sabi ko, sabi niya ganun, since wala ka namang ano dito, mag-interna ka na lang. So nag-intern ako for 1 year. And can you imagine, after that, in March, oil. Baka masunog aking voice. Sa alam ko pa, ipinipre-over mo na. Mainit na si sir. Alam mo, maganda ito. Na. Ito na. Alam mo, maganda ito kasi. Alin yung maganda si Buyas? Itong story ko. Itong part ko. Na to. Itong part na. Parating na yung exciting part. Ganit. Hindi nga exciting. nung nag-decide na ako na mag-enter. Pumasok kayo. Hindi pa rin alam ng nanay ko. Atribido to. Kaya nung umuwi ako sa amin, no? Sabi ko sa, kasi I just saw that movie, The King and I, no? Oo. Oh. Ngayon sabi ko sa nanay ko, umupo ka dyan at kikwento ko sa iyo yung King and I. Okay. So kinwento ko sa kanya, akong kumanta ng Shall We Dance, tarantantan, mga ano, Getting to Know You, lahat, akong kumanta, akong king, ako yung nani, ako lahat. So pagod na pagod ako, after 30 minutes ba naman ang kanta lahat-lahat, sabi ko, umupo ako, sabi ko, Ma, I will enter the convent sa May, March yun. Ang nanay ko. In two months. Oh, ang nanay ko, tumayo. Tapos, walang sinabi. Punta sa kwarto niya. Wala na. Ay, anong nangyari? Hindi ako makatulong nung gabi yun. Kasi, hindi ay kinausap, sister? Hindi siya nag-react sa iyo? Hindi nag-react. Nag-walk out lang. Parang walk out lang. Pumunta lang siya sa kanyang room, no? Pero nung papunta na, the next day kasi nagsisimba kami araw-araw. Sabi niya sa akin nung papunta kami sa simbahan, sabi niya, sige, if that is what will make you happy, okay, I will permit you. Magmula noon, gumawa na siya ng aking trousseau. Kasi sa kumbento, kailangan ka merong 6 chemises, 12 panties, mga ganun. Bilang na bilang talaga. Bilang na bilang yun, kailangan dadalin mo yun. No? At dinala nga niya ako sa kumbento ng May 7. Sumat na siyang sister na hesitance? I mean, di kayo persuade otherwise na huwag ka na, wala magumana ng ating lupain. Sister, natanong niyo po ba sa kung anong ginawa niya pagpasok sa kwarto? hindi ko alam. Hindi nga ako nakatulog eh. Ah, kayo diba? Eh. Pero nung bigla siyang tumalikod, wala sinabi, wala. How did you feel? Ano po sister ay, naku, ang naisip mo? Ninervous ako. Pero pakitulog mo. Sige. Dito. Alam mo, sa hindi mo mong gaganyan. Ay, gagawin. Tulungan mo. Isa-isa. Isa-isa. Sorry po, sister. Naku, mahapalo ako ng madre. Ayan pala siguro ang sikreto nito. Huwag niyo ilalagay lahat. Ayun. Isa-isa. Makinig. Isa-isa. You spend each time. Lalasapin. Ibaba mo pa nga. Ibaba ko po. Oo, kasi masyadong malakas. Dapat low lang. Not naman low. Medium. Pero, sister, yun po. Yung tanong kayo niya, no? How were you able to stay? Sabi kayo na, don't ask me why I entered, but how did you stay? Because the longer I'm in the convent, I see more and more reasons why I should stay, no? Halimbawa, yung prayer life, no? Meron pa lang, sabi ko, meron pa lang interior life na tinatawag. Ano ba yung interior life? Kasi nung bata ako, meron ako nakuhang pa-retreat. Nakakatawa eh. May isang libro na all about interior life, yung Knights of the Senses, Knights of the Soul, mga ganyan. So, ano kaya yun, no? So, ayun. So, nung I was introduced into that, sabi ko, talaga naman palang may interior life, and no? And it give you parang purpose ba o meaning? It's just a new meaning in your life. So, hindi lang yung dalawang manok pa lang po. Ay, hindi bale. Marami kang kakain. One for you, kasi, one for me, one for sister. Kaya dapat, hindi kaya isa-isa. Hindi pwede,
Tutok ba? Tutok. Very personal. Pero maganda yung sinabi ni sister talaga na minsan kasi wag natin isipin kung ano yung sisira sa samahan natin, ano ba yung magpapaalis sa atin, pero kung ano yung magpapatagal. Mm-hmm. What will make me stay? Uh-oh. Instead of what will make me leave. So, can you answer, sister, na yung interior life is one of the reasons why you stay inside? Yes, definitely. What you call prayer life, mm-hmm. no? You get to know that there is a reality deeper than the world, mm-hmm. deeper than you. Yung transcendent experience. Yeah. Hindi lang yung magkakabalahan mo araw-araw, yung trabaho lang, di ba? Pero actually also, nakita ko na nung nasa kumbento ka, you have a chance to help others, no? Kaya alam mo... Kahit nasa loob po kayo. Oo. Hindi, at saka yung habit, why is it that we have a habit? Kasi kung halimbawa naglalakad ako sa market, no? Kung hindi ako nakahabit, wala. Hindi ka pansinin. Yeah. Pero kung ako'y nakahabit, parang the people have the... Ano, nasa sabi na, I have the right to her service. So sabi, sister, meron akong problema po, di ba? Ah. Di ba? So parang the habit you means... You are giving a sign. Yeah. I am message. At your service. Yon. That is what religious life is for. The power of the habit, mm-hmm. yeah. sister. And the clerical. Di ba kung minsan merong notion na ang mga mading nakahabit ay mga conservative. Yung mga na walang habit. Na. Eh, of course not. Kami nga na we are more politically radical than a lot of naka-jeans na mga madre. Ay, ako, mukhang tumataas na rin yung ating ibang level na rin natin sharing. Sige, Father Roy, habang isa-isa pa natin ilalagay ang mga manok tayo, magbe-break tayo muna. Yes. Napakaganda. Kung kanina ito yung spiritual. But I have to continue. Kung hindi, ang mangyayari niyan, masusunog yung ating... So, again, isa namang araw tayo. Kanina, one day. Ngayon, isa namang araw. Mag-break po muna ulit kami habang amin pong iluluto. Nang one day, ito po ang itira pong manok dito. Hindi naman one day. Ano? Naman, sobrang right. Mag-break po muna kami. Mag-break po kayo. Mag-break kayo. Ako hindi mag-break. Kasi kung hindi... It smells good na talaga. O, diba? Diba it smells good? O, sabi ko na sa'yo, it smells good. And we are back with Sister Mary John. Dito po ating testimony. Father Hans, kumusta po ang ating pong manok? after ilang days? After ilang days. Tingnan natin, Father Roy, tingnan natin. Wow. Sana kayo? Hallelujah. Ang sarap ng amoy. Yeah. Iba talaga magluto sa Philcraft. Iba? Philcraft. Yes, ating mga maraming friends salamat, ko. Maraming salamat, Philcraft. And of course, sister. Iba yung maglutong madre. Of course. Iba maglutong madre. Iba talaga. Sister Mary John, kumusta po yung ating chicken? Halos. Almost. Kasi nga, almost. Maganda magluto dito sa Philcraft. At least maluto, di ba? So, ngayon, babaan natin ng konti. Yeah, hinaan lang natin pero ng konti. Ilagay mo, ilagay cover mo ko yan. Po ulit. Cover mo ulit. Yan. Pero hinaan natin ng apoy. Oo, sige. Yan. At siguro, ating back sa ating kwentuhan, habang ating pong pinapalambot pa. Okay, pwede at po natin pwede lagay. Yung ating pong... Ating champignon. Champignon. In Tagalog. Meron pa tayo? Parang kulang ang champignon. Yan. Spell ng champignon? Mushroom. Mushroom. Yan. Konting Ay, ang ganda konting. Naman. Dagdag po ng konting pepper. You like pepper? Mushrooms, kuya? Yes. Gusto kong sana mushroom. Doon meron tayo kinakain dati sa Tagaytay, no? Nung seminarista tayo. Mushroom. Pero baka ito yung ayaw niya kasi ano... Ako gusto ko kasi maanghang. Yes. Ay, sister, Bicolano sister, man Bicolano, ako. Bicolano. Okay. Sa mga Black Bicol. Kayo pong dalawa, sister, Bicolano. Okay pala. Wow. Okay. How long, sister, ang next po? Do you think, ang estimate po ninyo, sister, how long pa yan? Konti na lang. Konting time. Mabigat din pala ang Philcraft, no? Kasi ano na eh. Ano na siya eh. Malambot-lambot na siya. Pero yeah. Mas maganda yung malambot na malambot. Yoy. Melts in your mouth? Kasi yung champignon, ano na yun eh. Luto na yun. Malambot na siya. Pag nilagay nila sa can, sa lata. Pangit din yung masyado sister na malambot na. Malambot na. Baka maburog. Kumain ko muna. At ano na lang. Mabinabaan na po, sister. Ayan, tamang-tama. At habang sister, ito po yung part na exciting. No? Kasi while we were able to taste and see kumusta na po yung ating manok, ngayon naman, we like to taste and see yung goodness ni Lord through your activities po, sister. Kasi Father Roy, di ba, dito mas nakilala ng gusto rin si sister yung kanyang involvement sa isang social issues. Social issues natin. So, ikikwento ko. Yes. So, sige, paano, ang tanong po, from the cloister, paano po kayo nag-transition sa active life po sa social concerns po teka natin? Teka muna, kasi ang nangyari kasi after my
first academic lahat ako, nagturo ako, opo, ganyan. Matagal. Tapos, may doctoral kayo sister, di ba? May doctoral kayo. Oh, teka nga, ito yung kinikwento ko. Kuya Roy! Kuya Roy! Sorry. Maupo na naman. Kuya Roy! Sige na, sister. Nung ako nakakuha ng sulat sa mother general ko, a mother prioress na nasa Rome, sabi niya, if you have no objection, you can go with Sister Irene, na isang mother namin, to study in Germany. Eh, ano yun? April yun. You have to be here in June. Ay, sus, kumahir yun. April, May. Eh, ako nagtuturo sa Legazpi. That's my St. Agnes. St. Agnes. Yeah, so, sabi ko, sige, padala nyo na lahat aking mga things dito kasi magpa-passport pa ako, etc., etc. Yeah. So, to make this story short, I studied in Germany for 3 years. I took missiology. And Karl Rahner was my professor. Wow! At hindi ko lang siya professor, naging kaibigan ko para kaming lolo ko siya or uncle ko siya. Ay, meron akong 8 letters from him. Wow. So I have it in our nasa archive. Close. Oy, close. Naku, I can quote you a lot of things that Rahner told me. One of the best is, if I were Pope, I will ordain you priest. Really? Oh. By the way, sa mga dinakilala kay Karl Rahner, sister, siya po isa sa mga sikat pong theologian po ng Simbahan Katolika. Sikat. The most sikat. The most sikat. At yan ni Sister Mary Jara. Kulihiyala. The most sikat. Ako ang nagsisilbi sa kanyang misa pag siya nag-misa sa aming generalate. At pinapakain ko siya ng breakfast. Diba? Marami akong kwento ko tungkol kay Karl Rahner, pero ano, isang ibang session na yun. Yeah. So anyway, next episode. Ngayon, nung umuwi na ako, martial law sa Pilipinas, sabi ko, baka kailangan na nyo kasi disiplina kailangan natin, no, sa aeroplano. Pero pagdating ko dito, wala pa akong 6 months, ay naku, hindi pwede to. Masyadong maraming restrictions, etc. May mga inuhuli, may mga... Ang nangyari noon, nagtuturo ako. Nagturo pala ako sa Ateneo, no? Ng contemporary philosophy. Ngayon, sabi sa amin, kung ano mga pinagsasabi niyo niyan na theology of liberation ganyan, wala naman kayo sa tao. Totoo 'yon, no? Ay, sabi, totoo nga, no? Ang dami natin sinasabi about the liberation for the poor. The poor doesn't even know us. Di ba? So I thought, naku, imposible ito. Dapat bababad. Yan, at ang nangyari, nagkaroon ako ng tinatawag na baptism of fire. Nagkaroon kasi ng Latondeña strike. Noon, strike is prohibited. Pero dahil sa masyado ng bad ang condition ng work sa Latondeña, they decided to strike, no? 600 yan. So I got a telephone call from, I remember si Sister Perpignan pa noon, si Nimpi. Sabi niya, Mary Jan, punta tayo sa Latondeña kasi mga magsasaka, mga manggagawa nandoon, baka sila kulihin. Sabi ko, 11 o'clock. Eh, tulog na yung aking superior. Eh, kailangan mo ng permiso. Na paano ko akong lalabas kung wala akong permiso. So, ginawa ko, sumulot ako. Dear Sister Catherine, I'm going to do Latondeña strike. I don't know when I will be back. Grabe, no? Mary Jan. Nilagay, pinaskil ko sa kanyang ano. 11 o'clock ng gabi? Gabi. So, nilagay ko sa kanyang ano. Mabuti naman nagsabi pala ako kasi 3 o'clock na kami nung gising na. Kasi pagdating namin sa Latondeña, no? Ano, yung mga ibang madre nagpunta sa loob, nagkapit-pisig sa mga kaming apat. Nandoon kami sa harap, no? Tapos tinanong ko yung isang guard doon. Bakit yung tinatawag? Kasi pala dumating na yung mga Metrocom. Metrocom ang tawag. Yung mga polis. Mga polis po yun. Mga siguro mga 1 o'clock dumating sila. Uh-huh. 6 na ano, na truck. Sasakyan. Malalaki, bus. Tapos pasok sila sa loob. Sabi ng ganun, lumabas kayo or else lulusubin namin kayo. Ay, bakit mo sila hinuhuli? Sabi nila, kasi curfew. Curfew, nasa loob naman sila, bakit nyo sila huhulihin? Kami na dito sa labas, bakit nyo kami hinuhuli? Hindi kayo kasali. Sabi ng ganun. Tapos pasok sila. Alam mo, ang kwento ng mga madre na nasa loob, pinagpupukpuk ba naman yung mga manggagawa? Can you imagine, ikaw madre, dito kapit-bisig mo yung manggagawa. Ito pinukpok, ikaw hindi dahil madre ka, pinukpok ito, tapos duguan sila. Anong feeling mo, diba? Na ikaw hindi pinukpok mo yung dalawa mong... Yes. At ako, nung lumabas ngayon yung first bus, akala ko nakaupo, ay hindi. Yung pala, parang tinulak silang mga parang animals. Sardina. At saka talaga, puro duguan. Ako, ko parang yung Jesus Christ sa... Passion of Christ. Nakaganon lang sila. Sabi, ano ba to? Tapos may dalawang madre at saka isang si pare, I forgot the name of that pare, Pime. Gumanon sila sa bus. Akala nila bubuksan yung pintuan. Pero hindi, tuloy-tuloy yung bus. Nakaladkad sila. Until yung chief of police, sinundan sila. Tapos pinaghuhugo silang ganoon. No?
Tapos mamaya lahat na anim na bus pinuno na ng mga tao, empleyado. Tapos ang kami nahanda ko, anong nangyari? Anong nangyari? So kayo siya hinuli. Check yung mga mandore. To be continued. Kamusta muna ang manok? Okay lang. Ayan. Oo, oh, mukhang masarap na. Oo, oh, mukhang masarap na. Masarap talaga magluto sa Philcraft. Anyway, we leave it there kasi ano naman eh. Kasi naman... Okay. Hinaan natin, sir? Kailangan cover ba? Na cover ba? Oh. Hinaan ko po? Hinaan mo pa. So, hinaan na yan, sir. Talagang napakaganda talaga ng aming kawali. Yeah. O sige, so... Gawang Philcraft. So, ang nangyari, reflection kami kasi naiwan kami doon na parang sabi, nobody among the sisters na nasaktan sister wala hindi wala nang sinaktan na madre puro mga yun nga nakakainis di ba na gusto mo saktan sister nagiging nakaka-consensya dahil madre ka hindi ko pupukunin. So anyway, nagkaroon kami ng reflection, ako ang nag-lead, tapos right there and then nagtayo kami ng Friends of the Workers kasi masyado nang too late kung nasa strike. So we have to go from the beginning. Ano ang sweldo nila, anong conditions of work. So nagkaroon kami ng Friends of the Workers. E ngayon yung mga workers nakatira sa slum area, ay si the first lady wanted to have no kasi dadating si George Hamilton, ganyan-ganyan. Hindi dapat man. So nagkaroon ngayon ng pagdidemolish. Ang kasama naman namin dito mga kababaihan, ang ginawa nila, kinuha nila mga santo nila, nilagay sa street, no, mga San Antonio, Lady Fatima, Our Lady of Lourdes, mga pregnant women, kami, mga madre, mga bata. Sabi, tingnan natin kung sasagasaan tayo. Hindi naman kami sinagasaan. So that's how we saved some pangalan nito. So magmula noon, hindi sa lahat ng rally nagpunta na ako. Sa lahat. At kami mga madre, nagkaroon kami ng mga pag-aaral at saka pag-meeting na tinignan namin ano ba ang issues ng lipunan, ano ba ang ating role as church people. Napakasimple lang yung aming philosophy. Christ had an option for the poor. We are religious women, we are sisters, therefore we are the followers of Christ. And if Christ had an option for the poor, we should have also an option for the poor. And if the poor are oppressed and like that, we should not just be talking. We should be with them in rallies, in picket lines, in lahat-lahat. Mm-hmm. So that's why we became activist sisters. And with that, you deserve award kay Water. Salamat po. You deserve a water. Very active talaga ang mga sisters. And do you know that after 2 orientation, nagtayo kami ng National Organization of Women Religious of the Philippines. Galing. Women 200 strong. At kung sinabi namin, may rally doon, dali-daling kunin. Maraming madre po. Puro mga madre. Alam mo, kung minsan sasabihin ng metro ko, ay naku, may 6 na madre doon. Siguro mayroong picket line doon. Nagkaroon na tuloy sila ng rally doon. May thinking. Kung may makasama madre, akala rally ka agad. Then, one day, kasi ang magiging focus ko kasi the empowerment of women. So, primero muna, puro political ako, economic, ganyan-ganyan. Pero I was invited to Venice! Sa Venice! Wow! Sa Venice lang naman! Yeah, Mama Venice, sister! It was actually organized by the World Council of Churches. Doon ko nakita na aside from the social problems, may mga nagkwento ng mga incest, mga ganyan. Sabi ko, ay oo nga naman, ako nagra-rally ako against military na nagre-rape ng isang detainee. How about a father making incest sa kanyang mga anak? Pagdating ko sa Pilipinas, I will put up a women's organization. Now, kaya pagdating ko dito, meron pa ba siya hanggang ngayon? No, primero Filipina. Meron akong na-meet sila, Remy Riken, si Gingdeles, si Irene Santiago, kaming apat. We put up yung first feminist organization in the Philippines called Pilipina. Afterwards, nagkaroon kami ng seminar sa St. Scholastica in 1984 na inimbita namin lahat ng women's organization. At doon, nagkaroon ng resolution na we should have an umbrella organization. Ang pangalan ng umbrella organization is Gabriela. Gabriela. In honor of Gabriela sila. Doon nagsimula ang Militant Women Action. Yeah. Pero yun ay bottom line nito talaga is yung malasakit ng bilang isang tagasunod ni Kristo. Parang doon, kung babalikan natin, doon nagsimula yung inyong nakukonsensya kayo na parang dahil ba tayo tagasimbahan, hindi tayo pwedeng galawin, pero sila dahil sila ay ordinaryo lamang maliit. Hindi, at saka
Sabi ko nga, si Kristo had an option for the poor. Mm-hmm. Follower ka ba ni Kristo o hindi? Eh, kung follower ka, eh, may option. For the dapat poor. Dapat may option ka rin for the poor. Otherwise, hindi ka follower ni Christ. Opo, sister. Diba? Parang paggalitan ako ng sister. Mag-sorry ka. Sorry po, pero, sister. Pero kung sorry. May option ka for the poor, then you have to be totally right. Engaged in the, Amen. In the, tsaka, sister, ang aking naging sister realization, ano, yung activism, ang bottom line talaga niyan ay yung love ni God sa human person, yeah. May human dignity. Yes. No? So kaya yung Gabriela before talaga ang kanya talagang origin ay love for the human dignity. Naku, Diyos ko, Father, grabe. Nadadala tayo masyado, Father Roy. Woo! Pero parang amoy na amoy ko na. Time's eto up na. Daw. O, time's up na daw, sabi ni sister. Kamusta po, sister? Oh, sige, kamusta ba? Luto na. Yeah! Wow. Kaya naman, Father Roy, magbe-break muna tayo sandali. Bago tayo, sir, mag-present, no? Ating may, apart from luto, masarap, sabi ni sister, kailangan nung ipresenta na maganda at kaya-aya. But bago yan, mag-break po muna tayo, sister. Sige. Isang araw na naman. Isang araw tayo mag-break. Mag-break tayo sandali. Okay. Break na kami. Nagbabalik tayo ngayon para tikman natin yung aking niluto. Kung masarap, no? Wow, excited. Yeah. Yan. So, dapat paglalagay sa bandehado, dapat isa-isa. Yeah. Oh, spend time. Yung chicken muna, di ba? Talaga, it takes time. Oh, it takes time. Mm-hmm. Tulungan mo na ako para it will take your time, Father Hans. Oo, isa-isa lang, sister. Oo. You want? Hindi, kumuha ka ng ano. Yeah. Oh, para matapos natin, no? Mukhang, kasi, sister, ito kailangang may kasamang kanin. Kaya nagbe-prepare kami ng kanin, alam sister. Alam mo, Father Roy, kahit na, yan. Father Roy, kahit na ito ay medyo medyo sensitive na tanong. Oh, ano, tanong. Pero kasi parang napakasigla ni sister, napakamali, napakalakas pa rin. Ang daming nga doon, accomplish. Oh. Sister, okay, magagalit. Ilang taon na po ba kayo? Ah, okay. I'm very proud to tell you, I'm 85 years old. Last November 6. Wow! Pero, grabe, sir. 85. You look very energetic talaga. Ano yung secret, sister? Ah, nagsishibashi ako. Yun lang nga. Diba of course, the internal prayer, habi nga ni sister kanina. Oh, of course, oo. Yeah. I don't have any consciousness of being old, actually. Wow. My body has to remind me na hindi ako spring chicken. Kaya kung minsan mga nabe-vertigo-vertigo ng konti. Maganda naman paalala yan din sa lahat. Dapat maging tanggapin ng katotohanan. Oh, hindi na tayo kagaya ng... Ay ako, na sinasabi ko yan, I'm proud. Kasi lahat kayo, baka hindi kayo makaabot sa akin. Oh, tama! Oh. Ang pagtanda ay biyaya. Oh. Yeah. Hindi lahat, mabda 85. Di ba sabi ng Bible, the lifespan is 70. And 80 if you're strong. Plus 5 ako, they're strong. Stronger! Oh. 85. Oh, diba? Ngayon, pag nanandyan na yung mga chicken, ilalagay natin ngayon yung mga mushroom sa on top na para sana kung maraming mushroom, dapat wala kang nakikitang chicken. Mm. Talagang naka-ano yan. So parang mushroom ang iyong inihanda, hindi chicken. Tabutan siya ng ano. Hindi. At mamaya, pag ilalagay natin yung ano, you have to help me kasi hindi ko magbubuhat niyan, sister. Ikaw ko magbubuhat. Yes, kasi ang huling-huli po, ilalagay natin yung sauce. Yeah. Diba? Mm-hmm. Walang sayang, Father yes, Hans. Bawal. Walang sayang. Bawal. Kasi diba? Social justice din yun. Oo. Dapat huwag ka magsasayang. Equal distribution diba, of yes. Sauce. At saka bakit masasayangin? Eh, masarap. Ayan. Yeah. Diba? At saka may sibuyas yan. Mahal yan, Father Hans. Oo. Mahal oo. Yan. Alam mo sa menu, yes, pag may sibuyas, plus 45 pesos. Oh, kita ko nakita ko yun. Napansin yung sister yun. Talagang may effect talaga ang sibuyas na ingredient. Ito kaya ito plus 45 pesos pag nagkira natin sa menu. Yaman yun, ang menu, alam sister. Alam mo, paano rin nakakatuwa si sister na makasama. No, akala natin kasi pag napapanood natin siya, pag naririnig, akala parang napaka-top, napaka-serious. Diba, no? Pero the lighter side of Sister Mary Jan. Ngayon. Opo, sister. Ito ikaw ang tagadala. Opo, sister. Ganun-ganun mo ngayon, yung sauce. Hulo. Ayan. Yan. Ganun-ganun, ah. Opo, sister. Ayan. Ganun-ganun, ah. Makinig ka kay sister, ha? Ito na nga. Ayan. Yung sibuyas, Father, mahal yan. Wala naman sayang sibuyas. Nga. Sayang. Sister, bakit ang ganyan po yung sibuyas? Ayan. Sa edi niyo po. Oo, sayang naman, ano? Yes. Tapos ngayon, siyempre, hindi ba sa ganyan, nagdidekorasyonan muna natin ng konti. Apo. So, lagyan natin ng mga ganyan. Yeah. O, di ba? It looks better, di ba? Mm-hmm. Oh. Mukhang nga malinamnam pag may ganyan bang kulay green. Tapos, siyempre, may mga na ganito. So, lagyan natin din ng ganyan. Yeah. Di ba, ganyan. It's all about the presentation. Diba? Mm-hmm. Tapos, ganyan.
Asan na yung ating ano? Ancestor. Oo, kasi parang may kulot-kulot ng konti. Galing ni sister. Diba? Pati yung nakapapansin ni sister yan. Okay, details. It's a little ano, dapat hindi siya sharp masyado. Ah, okay. Ayaw eh. Ayaw mo na. Pupunta. Talagyan na lang natin ganyan. Wow! Talaga naman. Diba? Ganun diba? Pala. Oh, dapat tingnan niyo ito. Oh, yes. On top daw, on top daw. On top. Doon yung sister, may camera naman tayo. Meron tayong camera on sister. Meron tayong camera sa taas. Sino? Ayan. Ayan. Diba? Hindi pa mataas yung dapat taas. Ito na. Tataas na, sister. Tataas na. Okay, mga camera ba? Tiyan kay sister. So, sister, mamaya, before we taste, can may yes. have this very important question, sister. Ano? No? Anong question? Sa po lang inyong ginagawa sa academe, even po sa inyong social life, social involvement, sister. Siguro, in all these things, ano po ang pinaka-importanting learning or learnings na meron kayo which would like to share sa atin po mga viewers ngayon sa testimony, sister? Ano ang iyong testimony na gusto mong i-share sa ating mga manonood? Sa akin, sa buhay ko kasi, hindi ako nagpa-plano. Kung ano yung need, yun ang ginagawa ko. At meron akong philosophy na divine pedagogy is the best. Ibig sabihin, divine pedagogy. Kagaya lang ngayon, I was supposed to get an award in Germany na COVID ako, wala ako sa ceremony. Tapos dapat uuwi ako sa Pilipinas para makuha ko yung CAP award. Eh wala pa ako kasi COVID pa ako. Naka-quarantine so, tayo. The highest divine pedagogy awards of my life, wala ako doon personal. But when I look at my life, nakikita ko na ang dami kong plano pero usually hindi lang natutupad. Ang nangyayari, mas magaling pa sa akin plano. Mas maganda ang plano ng Diyos kaya sa akin. Divine pedagogy. Wow. No? Tinuturoan tayo ng Diyos kung ano yung mas mabuti para sa atin. Akala natin, alam natin what is good for us. Mm-hmm. But yung pala hindi. Mm-hmm. Mas marunong ang Diyos kung ano mas mabuti para sa atin. Amen, sister. Nako, yan ang busog ang ating tiyan ngayon, Father Hans. At and ngayon ang ating kaluluwa. Ngayon, sister, dahil po ito yung best part ng ating programa, yung tasting time, sister. Father Hans, can you bless the food, Father Hans? Okay, in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts which are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. Amen. The Son, the Holy Spirit. Okay, amen. Father Roy, sino meron na akong comment, ano? Okay, comment. Comment, sister. Medyo overcook ang aking onion. Siya ang nag-criticize ng kanyang cook. Dapat ano lang. Oo, dapat. Kaya siguro hindi ko dapat nilagay kagad or hindi masyado. Dapat matagis-tagas pa ng konti. Crunchy. Sige, sister, can you do all this service? Nahiya kaming tanggalin eh. Baka alisin na lang muna natin. Decoration. Alisin ang decoration. Sige. Yeah. Tapos ikaw bibigay. So, ibibigay mo muna yung gusto ko si sister talaga. Ibibigay mo muna yung ano. Very straightforward. Then, habang hinahanda ni sister ang kanyang niluto, tayo ay labis-labis ang nagpapasalamat, syempre, kay sister sa kanyang pagpunta sa ating kusina. Busy-busy yan, Father Hans. At Father Roy, kung may bago man sa season na ito, dahil si sister ang una nating bibigyan ng ating bagong apron. Sister, official apron. Tingnan ang sister sa camera. Ito yung apron ni sister. Yan, ang testimony apron. Yan ay aming simpleng token of gratitude. Mukhang yung aming marketing si Hardy, magbenta na naman ng apron. May ibibenta tong apron na. Para sa iyo yan. Wow! Grabe naman. Yeah. Talaga naman, mother na mother. Sister, thank you po, sister. Dapat. Yung friend ni Carl Ryan nag-serve sa'yo niyan. Yung friend ni Carl Ryan nag-serve sa'yo. Grabe, marami akong kukwento sa inyo about Carl Ryan. Wow! Close na close. Alam mo sabi niya? Grabe, ang sarap. Napangad. Delicious. Ano say mo? Anong say mo? Looks dapat good, dapat tastes even ganyan. Better. Sabi ano nga bang pangalan nito? Ang pangalan nito ay Father... Ay, dapat kayo. Ba't kayo wala? Ay, mamaya po meron sila, sister. Ito po ang alas de pollo, de con champignon, ala Merijan. Father Roy, ako na. Tikma ko na. Kayo po, if you also want, sister. Kayo muna. Ito ang chicken. Ito ang... Malambot, ano? Oo nga, sister. Parang ready-ready na itong kainin talaga, malambot. Tikman ko na, Father Roy. Kumusta, Father Hans? Gusto ko dito. Lagyan mo ng champignon. Mahilig ako sa... Sorry, sister. Sorry. Kakain na lang ako eh. May kilala kong ganyan. Yung Sharo ng pangalan, nakikilala sa pagkain. Ano? Sister, parang sa lasang adobo. Hindi. Hindi, sister. Masarap kasi yung gusto ko yung paminta niya. Malasang paminta. Parang may... Meron dagdag lasa dun sa lasa ng toyo. Yung paminta na parang medyo maanghang. Mm-mm. Malambot, pero hindi sa maasim, Kuya Roy. Ako, sister, siguro kung ito ay... Because of the, itself, malasa na siya eh, no? Malasa na siya sa Father Hans eh. Pero yung ito ay meron pang, sabi nyo nga eh, isang araw na ibababad, no?
lalo siguro masarap. Pero at the moment, sister, masarap na po siya. Malasa po, sister. Especially po yung champignon. Yeah. Oh, diba? Ang champignon. Mas gusto ko pa mas maraming champignon dyan. Ako gusto ko maraming paminta. Yung sanang cover na cover yung chicken, no? Tapos nga, sabi ko nga, ang critic ko dito sa akin luto. Masyadong luto. Na ano yung sibuyas. Sibuyas. Dapat medyo matigas-tigas ng konti. Ah, pero sister, may mga tao kagaya ko gusto naman yung medyo lutong-lutong sibuyas. Ah, o sige. Okay na lang. Para sa'yo siguro ito ginawa. Ay, yung honey, no? Other hands, yung honey. Na masarap. Nararasahan. Kaya magugustuhan ng mga bata ito. Medyo manamis na miss. Diba? Yeah. Akala ko may pineapple talaga. Hindi, walang pineapple. Hindi kasi nga po medyo matamis-tamis siya. Honey. Yung ano yung combination ng lemon at saka honey. Parang yun. Parang halls ay namin ng commercial eh, no? Pero wala kayong makukuha yan sa restaurant. Walang nagagumagawa niyan. Ito lang meridian eh. Ito lang ala meridian. Sister, grabe. It was so grace-filled episode talaga. Not just spiritually, no? Pati po yung experience amin, sister, you have been sharing with us. Yeah. And of course, sister, yung masarap na luto po ng chicken yeah. Diba? Ala mignon. Yeah. Con champignon ala alas de pollo con champignon ala Mary John. But actually, ang sasabihin ko sa mga audience, you do not need always to use just the wings of chicken. Yan. Pero pwede yung buong chicken. Other parts. Only that kasi sa Sevilla, ang nakukuha ko lang wings of chicken. Kaya yun ang ginamit ko. Yung personal touch ni sister. Sister, thank you very much for your time, you for your wisdom, for your share and experience, sister. I'm sure kami po ni Father Hans, no? We have learned a lot. Siguro po yung ating mga saka ako, tuwan-tuwa personally talaga, dahil ngayon ko na nakasama si sister ng ganitong kakasual. Mm-hmm. Kasi nung pa may mga programs lang tayo, may mga special masses, gathering, liturgical celebrations. But this time, yung ganitong, parang very pamilyang-pamilya. Kaya maraming po salamat, Mary John, Sister Mary John. Thank you very much po. Sana maimbitahan pa rin namin kayo. Salamat for inspiring us. Wow. And of course, sister, can you promote yung inyong program sa TV Maria? Yes! Here, sister. Every Thursday po, 10:30 at saka 7:30, meron po akong ano, Nonsense Makes Sense. Ako po yung ano, talk show host. Yeah! At saka ini-interview ko iba-ibang klase. Especially yung mga women na ano magagaling sila sa kanilang trabaho, talented, everything. Gusto kong makita ng buong madla na ang mga babae natin ay talented at saka marunong maghanap buhay, very ano skilled in many things. Kaya saka siyempre yung mga natalong mga ano kandidato. Wait, pero lahat yun, in-interview ko sila Bagilad, sila ano. Pero may isang nanalo. Si Risa Ontiveros. Yeah. Diba? Oh, which is Pulasa. Estudyante namin. Yeah. Oy, marami kami ha. Resa. Si Resa is also our student. Yeah. No? May promote niyo kanyang school, ang Saint Francis College. Sa social media rin natin mapapanood yan at TV Maria Fields. Yeah. Diba? At TV Maria Fields po, i-follow us. Part po yung ating programming. Yun pong Nonsense Makes Sense. At tayo, binabati na rin natin ang mga kulasa. Tama ba, sister? Ay, mga kulasa. Yes, at ang mga kasama ni sister sa community, ang OSB family. Yan, shoutout. Maraming salamat po, sister. At tayo po ay magpapatuloy ng ating pagtikim, pagkain na napakasarap. International yata ito. Yeah, kahit sa Sevilla. Wait, di ba talaga? Meron pa. Naluto ko to sa Paris, naluto ko to sa Costa Rica, sa lahat ng pinuntahan ko na may pamilya, niluluto ko sa Paris. Oh, kanyang, sa Japan. Yeah. Sa buong mundo. Na, kaya kailangan niyo po itong tikman. Gawin niyo po, biyahin niyo po ito sa inyong ito. Bahay. International one and po only. Ito lang po alam kong lutuin. Pero, may pagmamalikit babalik-balikan. Yeah. Oh, maraming salamat po. Magbabalik pa rin po ang testimony. Kami po ituloy nakakain dito with Sister Mary Jan. Wow, thank you, sister. Father Hans, isa na namang nakakabusog na episode. Yes. Meron tayo ngayon. Hindi lang ating chance sa masarap po na pagkain niyan ni Sister Mary Jan, kung hindi yung kanyang napaka-yamang experience, indeed, kaalaman, karunungan. Indeed, buena mano. O, ng season 9. Ang gandang panimula. Ang isa siguro, Father Hans, ang kong take away ng nagipong sharing natin with Sister Mary Jan, yun pong, minsan tayo mga tao, talagang aligaga sa pag-uptayo ng ating buhay. No? Akala mo, we're not in control, no? Yung ating pangarap, yung aking plano, mayroon akong pera, mayroon akong posisyon. And at the end of the day, God is the one in control. Yes. Hayaan mo si God kasi si God can also give the best
plans for you. Whatever plans you have, God even has a better, way better plan. And not just a better, but the right one for you. Grabe. Alam mo ako, Kuya Roy, parang ang hirap humanap ng pabaon, no? Ang pabaon sa akin is napakarami bukod sa napakasarap na pagkain. Ay yung, alamawa, yung isa dyan is yung, bakit ba kumisan tayo? Ang pinag-iisipan natin, ang pinoproblema natin is ano ba yung sisira sa relasyon natin? Ano ba yung magtatapos sa pagsasama natin? Ano ba yung tatapos sa ating trabaho? Pero kasi, sir, it is not kung paano siya pumasok lang mahalaga, kundi kung paano ka mananatili. What will make you stay? At yun sana yung araw-araw wag nating kalilimutan, wag nating babaliwalain. Yung mga simpleng bagay, like for example, shibashi. Yeah. Yung simpleng physical exercise, di ba? Ito yung mga, sana ito yung magandang paalala sa atin na hanapin natin, pahalagahan natin, panghawakan natin yung mga simpleng tao, bagay, mga magpapanatili sa atin para manatili tayo sa Diyos. Something, somebody that will make us stay with the Lord. Yeah, no? Kaya, sabi nga siguro, to add to that lang, Father Hans, always see us the positive things of life. Huwag lang bilang ka ng bilang ng mga mali sa life. Kasi yung blessings. Puro na lang mali, talagang magbibilang ka ng pagkakataon, kailangan ka makalabas dito, makaalis dito. Pero if you count all the blessings, you always have reason to stay. Lastly, yung sasabi ni sis... Parang ba to? Hindi pwede, ikaw matatapos. Uy, social justice, sabi yes, ni sister. Yes, sorry. Hindi, yung bang last na lang talaga, yung bang, kasi ang dami pwedeng baunin eh. Oh. Yung bang, yung sabi ni sister na dapat makita natin yung pangangailangan din ng iba. Now, let us, ano yung sabi niya, yung term niya kanina, no? Pag ikaw ay tagasunod ni Kristo, dapat si Kristo ay may option for the poor. Yan, hindi maaaring ikaw ay Kristiyano, pero wala kang option for the when poor. When we say option for the poor, hindi lang yung we acknowledge the poor and we see the poverty of the people. Because sometimes when we see, acknowledge the poverty, yung pangangailangan ng iba, we also learn to appreciate our giftedness. Yeah. Kung anong meron tayo. God gave you that you may be a blessing to other people. Everything is grace. Amen. Woohoo! So my dear friends, join in for the best way to one's heart is through the stomach. So let us serve one another with grace before meals and after meals too. Ako po si Father Roy Villan. At ako po si Father Hans Magdurulang. Maraming salamat po. At muli tayong magsama-sama sa isa na namang masarap at masayang kwentuhan dito sa Tastimony! Dami pwedeng pag-share. Sister.